Now, so, and hi guys. Marami pala yung mga nagtatanong sa comment dun sa isa kong social media. Hindi ko na pansin. So, ito yung tinatanong nila, yung maliit na camera ko. Hindi ito yung mamahaling camera na nakikita nyo ah. So, ito, affordable camera. Supremo, HD pocket camera siya. So, para siyang ibang design lang ng action camera. So, ito siya. Ito naro-rotate ko manually. Ayan, manually. Supremo. Naro-rotate ko manually. May mga nagtatanong about sa audio niya. May audio siya, pero hindi siya kasing ganda ng linaw na hinahanap yung audio. So, kapackage kasi nito. Meron ditong saksakan para sa may external na audio. Mic na. Nasabay ako. So, ngayon ko na-realize na marami din talaga yung gusto mong mag-try mag-vlog kahit nasa affordable lang na camera. So, ito yung external microphone niya. Mahaba din siya. Ayan, ito yung sinasaksak dito. Pero, hindi ko siya masyadong ginagamit kasi nakahassle lang ako. Pero, may clip siya. Pwede mo siyang i-clip sa'yo. Depende naman sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Ayan, may clip siya. And then, dito sa may gilid niya, charger niya is Type-C. Tapos, meron siyang lagay na memory card. Ups and down. Yan yung buttons niya. Rotation siya hanggang dito lang. Hindi siya abot hanggang dito. Sa gilid. So, hanggang dito lang sa may bandang right side. Yan. Maganda siya kasi, tingnan mo, pag ginamit mo siya, hindi masyadong, lalo na kapag shy type ka. Ako kasi hindi ko alam kung shy type ako hindi. Pero, mas feel ko siyang gamitin. Saka nga pala, mga last video ko is naka 1,082 resolution lang ako nung pinaka first yata yun. Hindi ko malala. And then, lumipat ako ng 2K na may EIS. EIS is yung sa may stabilizer niya. Tapos, nag-ship ako sa 4K EIS. 30 SPF. Yung EIS kasi, para siyang sa stabilizer nga niya. So, chinek ko sa may 4K resolution na may 60 SPF is mas malinaw siya kesa dun sa mayroong may stabilizer na setting ko. Tapos, nung umalis kami, is tunay kong i-5K. Yun nga lang, wala kasi siyang EIS or yung stabilizer niya. So, feeling ko maalog. Sana magawa ng paraan yun. So, ayan. Ito siya, marami nagtatanong. Na-try ko na rin yung merong siyang external mic gamitin. And, para ka lang din gumamit ng phone. Ganun yung, okay naman yung audio niya. Walang problema para sa akin. Mas okay na nakasaksak yung external microphone. Mic niya. Kesa yung wala. Kasi mas maririnig mo yung boses mo. Yun na lang siguro. So, ayan. Kasama din tong parang lanyard. Yan tawag. Lanyard niya ba ito? Sinasabit ko to sa leeg ko. Minsan na pagkakamalang leeg. Kasi sobrang liit lang niya. So, hanggang ganyan lang siya. Matagal na rin sa akin ko. May nangihingi ng updates kung kamusta. So, ayun siya. Ayan. Nga pala. Tapos, ito yung inserter ng memory card niya. And then, paano ko nga siya ine-edit? Pwede mo siyang i-connect sa my phone mo na may Type-C port. Ayan, Type-C yung port ko nito. So, ito yung ginagamit ko. Ayan, meron siyang tatlong saksakan ng USB. And then, ito maliit na to. Saksakan ng yan? Oops, makamasiyo. Saksakan ng memory card. So, diyan ko siya sinasaksak. Yung 4K resolution to 5K, hindi mabasa ng video editor ko na InShot. So, pwede siya, pero mamanually mo siya one by one. So, hassle yun. Pero, kapag sa computer, okay naman yung bilis niya. So, isasaksak natin sa computer. Doon ko siya itatry gamitin sa may... Pero bago yun, nagtatanong kasi, diba, paano... Yung iba ko kasi yung video, may times na hindi mo masyadong narinig itong ingay ng fan.
So, ngayon kasi, ang ginagamit ko na is ito. Wala lang, mas nagaganda lang ako sa picture niya. So, ayan, kukul mo lang siya dito. And mas gusto ko yung paggamit ko nito dahil ang charger niya is naka type C na siya. Pero ito, ingat lang kayo sa pagbili nito. Kasi katulad niyan yung phone ko na Infinix. Hindi ko makonek. So, bala ko nung kabibili ko pa lang is ibenta ko sana sa iba. So, ang tagal na ito nakatago. Tapos siya, sinubukan ko, maganda yung tunog niya. So, ayan. Mamaya is gagamitin ko to. May dalawang klase pala nito. May single lang. Tapos ang binili ko is itong dalawahan. May mga naghahanap kasi yung mahilig mag-vlog. Kung compatible naman sa may phone nyo or kung ano man yung gagamitin nyo, maganda siya. Okay. Yun yung sasaksak nyo sa device. So, ito, sasaksak nyo lang siya. May ano pala to? May charging port to. Type C. And then yung dalawa pa. Ayan, ito. Tapos ang power button niya is ito. Kiklik on mo lang to. Hanggang sa makikita mo tong blink na to. So, pag nag-connect na yan sa may device mo, ito, pag sinangsak natin, magkoconnect yan, mag-i-stay lang siya ng green. Oh, ayan. Connect natin. So, ayan. Mag-i-stay na siya ng green. And then, umiilaw na rin itong nandito. Ayan. So, try natin siyang gamitin. Punta lang kayo sa device niyo. Search niyo yung voice record. So, ito yung sound niya na naka-intact na yung ano, yung, ano ba to? External microphone natin, wireless microphone. So, ayan, diba kung sa may phone, naririnig yung sound. Ito siya. So, try natin i-check. So, ito yung sound niya na naka-intact na yung ano, yung ano ba to? External microphone natin. Wireless microphone. So, ayan. Diba kung sa may phone, naririnig yung sound. Ito siya. So, try natin i-check. Intact na yung ano? Yung, ano ba to? External microphone natin. Wireless microphone. So, ayan. Paparinig ko na lang ng naka-attach dito sa may video ko. So, hindi ko pa na-try yung tagal nitong gamitin kasi second time ko pa lang siyang kinonek at nagustuhan ko siya. Buti na lang, hindi ko talaga siya binin. So, ayan. Hindi ko alam kung anong brand nito. Basta wireless lavalier microphone. So, dito na tayo. Lipat na tayo dito. Ito, ililipat ko yung files sa may laptop. Tapos, ilipat lang natin siya sa device. Ano ba? So, ito pala yung resolution nitong ginamit ko ngayong araw is 5K. Sinubukan ko yung 5K niya. Alam ko magalaw to kasi wala siyang EIS. So, hindi ako masyadong nag-expect about sa ano niya, kung may hilo ka or hindi. Maganda sana yung dino niya kaya lang wala siyang stabilizer. Pero may alam ko may mga so, yun, try ko siyang ayusin. So, ayan. Mamaya record ko na lang yan.